Sinabi naman po ni Secretary Abalos na wala daw kinalaman yung mga raids dito sa Degamo. So I would say that this is not within the ambit of the order of the Supreme Court saying that the venue for all cases involving the Degamo murder will be in Metro Manila. And lastly po, before we go up, I am respectfully imploring Secretary Abalos. Kami po dito ay mga kapwa mo abogado, you know what that means. We are officers of the court. Sa harap ba naman itong Department of Justice, sa harap ng bandila ng Pilipinas, gagawa kami ng mga baseless accusations na maaring maka-apekto sa aming karir. So please, I do not believe at this point na meron po kayong kinalaman dito sa panggigipit na ito. So under you po ang mga kapulisan. Pakitignan po itong ginagawang ito, please lang. Oo. Because justice has to be administered with an even hand and a fair eye. To all concerned, justice kay Degamo, justice din kay Congressman Teves, at justice sa lahat, lalo na yung mga maliliit na naiipit dito sa umpugan na ito. We already disagreed with that, no? Kasi may definition naman po ang fugitive from justice. So we disagree. At ang sinasabi nga po namin ay huwag nang kung ano-ano munang sasabihin, because very obvious naman that all of these pronouncements are intended to demonize my client. Hindi naman to po trial by publicity, hindi naman public opinion, hindi naman opinion ng kung sinong kalihim ang magde-determine ng guilt or innocence ng isang tao, kundi pawang ang hukuman lamang. A fugitive is one, according to Black's Law Dictionary, who has committed a crime and is evading the legal processes. Paano mo masasabing nag-commit ng crime si Congressman Teves? Wala pang ang finding of probable cause. Paano mo masasabing he is evading legal processes? Narito po kami sa DOJ. Through his lawyers, he is participating in the preliminary investigation. At kinilala naman kami bilang mga kinatawan ni Congressman Teves. So there are no cases filed and there is no evasion of legal processes. Even sa Committee on Ethics, he was willing to explain his side via video teleconferencing na allowed naman ng rules. But sadly, hindi siya pinayagan. So, ang akin lang naman, in the meantime nga na hindi pa tapos yung investigasyon, baka pwedeng nga at tahimik lang po tayo. Because the Department of Justice should administer justice equally to everyone with a fair hand and an even eye. We commiserate with her. Alam nyo, namatayan siya. In her grief, baka kung ano-anong nasasabi niya. Pero sana naman, huwag reckless. At huwag siya ngayon kasi baka tayo ay nakaka-impluensya ng investigasyon. Kanya nga po, nung isang araw, na narito kami at nakita namin na narito siya at kausap niya si Secretary Remulla. Sabi namin, dapat kung kinakausap mo yung complainant, di kausapin mo rin yung subject ng investigasyon. Wala namang mawawala. Di ba sabi niya, tumatawag, ayaw niyang kausapin dahil puro kadramahan. Bakit namang ganon? Hindi ba, siyempre, namatayan si Mayor Janice, may konting drama rin yun. Wala namang masama roon. Di ba? To hear both sides. Yun lang naman ang amin. Huwag lang po tayong padalos-dalos sapagkat hindi po nakakatulong yan. Sir, may sinasabi din na may patong na raw yung ulo ng bawat Degamo sa kanilang pamilya. Sir, any comment? Anong pruweba niya? Hindi naman po excuse yung ikaw ay bereaved, ikaw ay nagluluksa, na ikaw ay gagawa ng mga irresponsible statements. Huwag naman po sana. Alam nyo, these statements generate more heat than light. Nagpapainit lang yan ang damdamin pero hindi po nagbibigay ng kapaliwanagan yan o liwanag dito sa investigasyon. Katulad ng sinabi ko noon sa marami kong panayam, meron po kaming mga request na pinarating kay Speaker Romualde sa aming second na pag-uusap. Dalawang beses po kami nag-usap. Ito po yung mga request niya para so he may feel safe. And if these requests are granted, ay uuwi po siya. Ngunit yung iba po ay pwede daw, yung iba ay hindi pwede, kaya hindi po makauwi pa si Congressman Teves. But hindi I can only say na nagpapasalamat naman ako kay Speaker Romualdez na naging prangka naman siya at makatotohanan sa amin kung anong pwede at kung anong hindi. At for that, he has earned my highest respect. So good answer, wala pang plano po yan? Sa ngayon po, wala pa. But titingnan po natin, kaya nga po humingi siya ng dalawang buwan sana doon sa kanyang mga kasamahan. At ngunit sa kasawiang palad ay hindi po ito napagbigyan.
I meant the proceedings sa preliminary investigation. Kasi sabi nga ni Yusek Lavano, na yun daw case build up ay joint effort ng NBI, DOJ, police, military, at prosecutors. Eh, yung prosecutors din po ang nagde-decide whether there is probable cause or not. So, usually po, kaya nga po may investigative arm ang DOJ, which is the NBI, yun po ang nag-iimbestiga. And then, after there is an investigation and a complaint is filed and set for preliminary investigation, yung different set of people, yung prosecutors under the DOJ, belonging to the National Prosecution Service, yun po ang nadedetermine ng probable cause. That is to put a gap or to put a separation between those who investigated and those who will decide whether a case should be filed in court. Dahil ang preliminary investigation po ay, if I may, is quasi-judicial. The person or persons conducting a preliminary investigation acts like a judge in determining whether or not there is probable cause. Kaya ang complainant po dyan, katulad dito sa illegal possession, ay CIDG. Kami ang respondents, ang magde-decide ay yung prosecutor na inassign dyan. Ano? Ngayon, kung ang prosecutor ang kasama sa case build-up, kasama mismo ang National Prosecution Service, paano magiging impartial yung magde-decide as to whether or not there is probable cause? Alaga namang kontrahin nila ang kanilang sariling kalihim. Alaga namang kontrahin nila ang kanilang sariling kasamahan sa National Prosecution Service. That is the danger there na maging kangaroo court na moro-moro lang. Hindi ko sinasabing magiging, but there is a real danger. Kaya nga noon pa lang, umpisa pa lang, nag-apila na kami for sobriety. Huwag munang magsasalita ng kung ano-anong he may be involved, he's probably involved, there are witnesses, may safe house controlled, or whatever that means. Kung may kasiguruhan na, file a case. Set it for preliminary investigation. Kung may probable cause, file the case in court. Then the DOJ can act as a prosecutor. Pwede na magsalita ang kahit sino sa DOJ tungkol sa paniniwala nila na guilty yung akusado. Pero not before, because it taints the proceedings before the DOJ when there is preliminary investigation.